Buksan po natin ang ating Biblia sa Galatians chapter 5 verse 7 hanggang sa 9. Galatians chapter 5 verse 7 hanggang sa 9. Ang sabi po dito, kayo ay tumatakbo noon ng mabuti. Sino ang humadlang sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? Ang paghikayat na iyon ay hindi nagmula sa tumatawag sa inyo. Ang kaunting libadura ay nagpapaalsa sa buong masa. May the Lord bless the proclamation of His word tonight. Sa verse 7 hanggang sa verse 12, mga kapatid, ay ito po ay nagsisilbing parenthesis sa subject ni Apostle Paul mula sa chapter 1 hanggang sa verse 6 ng chapter 5. And then verse 13 ng chapter 5 hanggang sa huling bahagi ng book of Galatians. So itong 7 to 12 ay nagsisilbing parenthesis. Sa verse 7 hanggang sa verse 9, nagbibigay si Pablo po ng babala patungkol sa danger of allowing even the small amount ng false doctrine na makapasok sa iglesia. Kaya nag-umpisa si Pablo sa open-ended question. Sino ba ang humadlang sa kanilang pagtakbo? Of course, alam ni Pablo kung sino ang humadlang, sino ang nagsinungaling sa kanila. Ang mga Judaizers, mga kapatid. Ang mga Judaizers na galing sa Jerusalem na napunta doon sa Galatian territory at nag-insist na ang pagsunod sa batas ay essential requirement para sa kaligtasan. Pero ang question ni Pablo ay nag-lead sa atin back to chapter 3. Sa Galatians chapter 3 verse 1, sabi ni Pablo, O foolish Galatians, who has bewitched you? So ang implication po nito ay meron pong espiritu na sinungaling, a lying, bewitching spirit na nag-spell sa kanila, nag-gayuma sa kanila. Sabi ni Pablo, you were doing well. Kayo ay lumalago na sana sa pananampalataya. Sino ba ang nagsinungaling sa inyo? Sino ba ang gumayuma sa inyo na kayo ay nakumbinsi at tinalikuran ninyo ang tunay na ebanghelyo? And then, sinasabi ni Apostle Paul sa Galatians chapter 5, verse 2 to 4, teksto natin noong mga nakaraang linggo, the smallest amount of corruption sa ebanghelyo ay nagdi-destroy sa gospel. And that means circumcision, kung ating i-insist na kabilang sa ating kaligtasan or requirement for salvation, ay nagdi-destroy sa tunay na gospel. And then, sa verse 9, gumamit si Pablo ng very familiar na analogy, very familiar na statement. Ang sabi dito sa verse 9, ang kaunting libadura ay nagpapaalsa sa buong masa. So makaka-relate nito ang marunong mag-bake ng tinapay. Nilalagyan kasi yan ng libadura eh, yung pampaalsa. Kaunting amount lang ng pampaalsa, affected na ang buong masa. Ang libadura po ay meron pong characteristic na kaunti lang talaga ang ilalagay, but it expands quickly at nakaka-affect sa buong lump. Isang kaunting patak lamang or pinch ang kinakailangan, affected na ang buong tinapay, kahit gaano pa yan kalaki. So because of the quality of the libadura, mga kapatid, ginamit ni Jesus ang illustration na to madalas sa kanyang pagtuturo. Now sometimes, ginamit ng Panginoon ang libadura to describe positively the nature of the kingdom of God. Na ang kaharian daw ng Diyos ay nag-umpisa sa kaunti lamang, katulad ng libadura, but it would soon grow and fill the earth. Sa Matthew chapter 13 verse 33. So, ginamit ni Jesus ang illustration ng libadura in a positive way. Na ang Christianity na dati ay itinuring nila na insignificant, nag-umpisa sa kaunting pampaalsa hanggang sa naka-affect sa buong mundo. And that is true. Nangyari ito sa ating kapanahunan ngayon. Ang ebanghelyo po ay nakapasok na po sa buong mundo. Pero kung pag-aralan po natin ang gamit ng libadura sa Biblia, halos negative po ang connotation nito. For example, sa Matthew chapter 16 verse 11 to 12, please turn there. Matthew chapter 16 verse 11 to 12, ginamit ng Panginoon ang libadura in a very negative way
to describe the teachings of the Pharisees, the corrupt teaching. Verse 11, paanong hindi ninyo naunawaan na ang sinabi ko ay hindi tungkol sa tinapay? Ngunit mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo at mga Saduseo, kaya't naunawaan nila na ang sinabi ni Jesus ay hindi sa pampaalsa ng tinapay mag-ingat, kundi sa mga aral ng Pariseo at Saduseo. Now, ginamit din ni Pablo itong metaphor na ito ng libadura sa 1 Corinthians chapter 5, yung immorality na nakapasok sa iglesia na tinolerate ng church at Corinth. Kung pahihintulutan daw ang kasalanan na makapasok sa church at hindi i-deal sa discipline, ay delikado po. 1 Corinthians chapter 5, verse 6 to 8, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 5, verse 6 to 8. At ang sabi po dito, hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi ba ninyo nalalaman na ang kaunting pampaalsa ay nagpapaalsa sa buong masa? Alisin ninyo ang lumang pampaalsa upang kayo'y maging bagong masa, kung paanong kayo ngay walang pampaalsa, sapagkat si Kristo ang kordero ng ating Paskwa ay naalay na. Kaya nga ipagdiwang natin ang pista hindi ng may lumang pampaalsa o sa pampaalsa man ng masamang hangad at kasamaan, kundi sa tinapay na walang pampalsa ng katapatan at katotohanan. So, ang reference po ni Apostle Paul dito ay ang observance ng Passover meal sa Old Testament. And if you will study the Passover festival sa Old Testament, bawal talaga ang pampalsa sa kanilang mga tolda. Kinakailangang tanggalin daw lahat ng pampaalsa. If you will read the Old Testament, at simbolo ito ng purity na kailangang i-maintain ng mga Israelites. Kinakailangang linisin nila ang kanilang pamamahay mula sa lahat ng uri ng pampaalsa. Now, ginamit ni Pablo ito sa 1 Corinthians chapter 5 to describe the corrupting nature of sin na pinabayaan sa loob ng iglesia. And now in our text, sa verse 9, ginamit ni Pablo ang libadura bilang ilustrasyon sa false doctrine. Kahit kaunti lamang ang maliit na false doctrine na ito at pinabayaan, hindi dinil ng iglesia, hinayaang makapasok sa church, madidestroy ang purity ng church. Nanganganib po. Madidestroy ang buong gospel. Kaya hindi natin i-underestimate ang kapangyarihan ng mga maliliit na bagay. We must never underestimate the power of little things, sapagkat sabi ni Pablo at sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang kaunting libadura ay nakaka-affect sa buong masa. Isang ningas lamang ng kandila ay pwede nang magliyab ang buong kagubatan, ang forest, mga kapatid, mga kaibigan. Isang splitting of a single atom ay pwede nang makapag-create ng chain reaction capable of destroying an entire city. Si Benjamin Franklin, yung scientist, ang nagsasabi, for the want of nail, the shoe was lost. Walang pako daw ay nasira yung sapatos. And for the want of shoe, the horse was lost. Now, kung walang horseshoe, yung sapatos ng kabayo, na lost ang kabayo. For want of a horse, the rider was lost. And for want of a rider, the battle was lost. Kaya sa loob ng iglesia, mga kapatid, kinakailangang gwardyahan natin ang ating iglesia mula sa lahat ng mga false doctrines, mga corrupting influence. At sa gabing ito, ay i-direct natin ang attention ng bawat isa sa panganib ng false doctrine na mapabayaan na makapasok sa loob ng iglesia. Importante na ma-maintain natin ang doctrinal purity in the church, at kinakailangang masigasig tayo para nito. So meron pong dalawang bahagi ang ating pag-aaral. Una, doctrinal purity. Pangalawa, doctrinal soundness. Unahin po natin ang unang punto, and may the Holy Spirit help us in our meditation tonight. Doctrinal purity. Kinakailangang maunawaan natin ang importansya na mapanatili ang kadalisayan ng ating doktrina
sa ating iglesia at sa ating pamumuhay. Sapagkat ang maling doktrina, kung hindi po ma-check, kung hindi ma-correct, mga kapatid, ay makaka-infect yan sa buong iglesia. Remember, ang mga false teachers ay napaka-convincing ang mga false teachers. Listen to Kibuloy. Kung wala kang background sa Biblia and you will listen to Kibuloy, he has a very convincing personality. Napaka-dangerous po ang mga false teachers. Matthew chapter 7 verse 15. Kaya mag-ingat po tayo. Maging masigasig tayo to maintain doctrinal purity. Matthew chapter 7 verse 15. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na may damit tupa ngunit sa loob ay mga ganid na asong gubat. In other words, convincing ito. Itong mga false teachers na ito. 2 Corinthians chapter 11 verse 13 to 15. Nagka-problema doon sa church at Corinth to the point na kinwestiyon ang pag-apostle ni Pablo. Kumbinsido or meron nang nagdududa sa pag-apostle ni Pablo dahil sa mga bulaang propeta na sumulpot sa kanilang kalagitnaan. 2 Corinthians chapter 11 verse 13 to 15. Sapagkat ang gayong mga tao ay mga huwad na apostol, mga mandarayang manggagawa na nagpapanggap ng mga apostol ni Kristo at hindi nakapagtataka sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. And in Ephesians chapter 4 verse 14, nawa po inakita po natin ang kahalagahan ng pag-iingat, kasigasigan na maingatan ang doctrinal purity of the church sapagkat ang mga false prophets ay sadyang convincing. Mapangakit, mga kapatid. Ephesians chapter 4 verse 14, tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. These are descriptions of false teachers. At binigyan ni Pablo ng babala si Timoteo na ang false doctrine ay pwedeng mag-spread katulad ng isang cancer. Listen to the language of 2 Timothy chapter 2 verse 16 to 18. 2 Timothy chapter 2 verse 16 to 18. Ang sabi dito, subalit iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan sapagkat ito'y magtutulak sa mga tao sa higit pang kasamaan. At ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng gangrene. Kasama sa mga ito, sina Hymeneo at si Philito na lumihis sa katotohanan at nagsasabing ang muling pagkabuhay ay naganap na, kanilang ginugulo ang pananampalataya ng iba. Alam niyo ang gangrene na binanggit dito, ito po ay isang infected part of the body. So corrupted part of the body. So for example, kung paa na mayroong gangrene, kinakailangang i-amputate na yan, putulin na yan. Kasi kung hindi yan puputulin, ang infection po ay mag-spread sa ibang part ng katawan. Aatakihin niya ang ibang part ng katawan at kakainin po ang mga buto. And that is why it needs to be amputated. Sinabi ni Pablo ang gangrene in order to describe false doctrine na kung pabayaan po, mga kapatid, ay makakasira sa buong iglesia. Katulad ng gangrene, ang false doctrine po ay nag-uumpisa po sa maliit but it will soon grow and it will weaken the entire body. Kaunting kagat lang ng lamok ay makakapatay na sa isang tao. Nag-uumpisa sa maliit hanggang sa ang infection ay umakyat na sa utak at yun ang dahilan na ikinamatay ng pasyente. And ang mga false teaching, kung ito ay na-embrace na ng church, na-affected ng church sa mga maling doktrina na ito, at kung merong papasok na true teacher once again at magtuturo ng tama, very slow po ang healing process. Yun po ang kadalasang observation. Dahil nakaugat na ang false teaching, at kung merong isang ministro, pastor, na magtuturo ng katotohanan, very slow ang healing process. That is why, mahirap po ang reforming church. Madali lang po kung pioneering at reformed na kung nag-umpisa.
Katulad ng Bella Vista at Davao at Kuwait, ay talagang nag-umpisa na sa tama. Pero kung reforming galing sa isang charismatic health and wealth prosperity gospel, talagang very long process po. Kahit namatay na ang false teacher at napalitan na ng tamang teacher, ang paglilinis sa isipan ng mga tao na apektado na sa error na in-embrace nila ay napaka-slow po. Kaya ang incorrect understanding ng isang portion ng doktrina ay meron yang domino effect sa buong iglesia. Meron yang domino effect. For example, kung merong improper view ng election, improper view din ang kaligtasan, ang salvation. And it will result in the improper methodology in the gospel. Look at Charles Finney. Charles Finney. Improper ang view ni Charles Finney patungkol sa regeneration. Iniisip niya na pwedeng i-manipulate ang response ng mga tao. At hindi niya naunawaan na ang regeneration ay gawain ng banal na espiritu, trabaho ng banal na espiritu. We can only proclaim the gospel, but the response to the gospel does not lie in our hands. Dahil napaka-faulty ang view ni Charles Finney patungkol dyan, abay, nag-invent siya ng mga music, mga orchestra, mga sentimental na mga orchestration ng tugtog in order to elicit response from the people, emotional. Pwede daw makreate ang atmosphere ng revival. At yun po ang ini-embrace ng maraming mga Pentecostal and charismatic group. Iki-create daw ang atmosphere para matulungan ang tao na tumugon sa ebanghelyo. So, very faulty view of regeneration, nag-result siya sa faulty view of evangelism and preaching. Doon na umaasa sa mga conditioning of the mind by means of sentimental music. So nakita natin yung epekto ng weak doctrine na naka-affect sa mga churches. Kaya kaunti lang ang mga churches ngayon na nag-practice ng church discipline. That is how the charismatic movement ay nagpapatuloy na lumalago at dumarami. Yun ang dahilan kung bakit ang observance of the Sabbath ay tinuturing na ng marami na outdated, lumang katuruan na daw. Yun ang dahilan kung bakit ang easy believism, yun ang uso ngayon, sinner's prayer. Sasabat yung mga tao ng sinner's prayer at ligtas na daw. Ang mga false doctrines ay nag-uumpisa ng maliit, and then it grows, and then it consumes the entire church. Kaya mag-ingat po, maging masigasig tayo na ating panatilihin ang doctrinal purity. Kaunting libadora ay nakaka-apekta sa buong masa. Pangalawang punto ng ating pag-aaral, doctrinal soundness. Kinakailangan ding gwardyahan ng church ang doctrinal soundness nito because the danger is always present. Anong sinasabi ni Pablo kay Timothy sa 1 Timothy chapter 1 verse 18 to 20? 1 Timothy chapter 1 verse 18 to 20. Ang sabi po dito, ang biling ito ay ipinagkakatiwala ko sa iyo, Timoteo na aking anak, ayon sa mga propesiya na ginawa noong una tungkol sa iyo, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makipaglaban ka ng mabuting pakikipaglaban, na iniingatan ang pananampalataya at ang mabuting budhi, sa pamamagitan ng pagtatakwil sa budhi. Ang ibang tao ay nakaranas ng pagkawasak ng barko ng kanilang pananampalataya. Kabilang sa mga ito sina Himeneo at Alejandro na aking ibinigay kay Satanas upang sila ay maturuang huwag maglapastangan. Ang Christian life kasi ay isang marathon. Paligsahan yan sa pagtakbo. Kaya sa marathon, kinakailangan yung diligence. Marami pong mga tao na tumitigil sa pagtakbo dahil na-overtaken sila ng mga kamalian. At talagang totoo ito sa ating kapanahunan ngayon. Internet, ay nako, ang bilis lang kumalat ng mga false teachers ngayon because they are available online.
E paano kung ang mga young people natin ay nakaklik sa isang grupo ng mga agnostic at nabasa yung mga agnostic articles, mga young people sa church, paano yon? Kaya kinakailangan ang church ay diligent sa pag-proclaim ng tamang gospel. Because all the while, ang ating anak pala na tubong Sunday school, online Bible study, ay biglang naka-encounter ng mga false articles online, questioning the resurrection of Christ, questioning the authority of the Bible, and then everything is ano, ay parang affected na. Eh, mag-ingat tayo. We have to be diligent. Yun ang sinasabi ng Galatians chapter 5 verse 7. Kinakailangang diligent tayo sa pagtakbo. Ang mga weak Christians ay madali pong maled astray. At yun ang isa sa mga rason kung bakit binigay ng Panginoon ang mga pastors upang magturo ng matapat, upang maingatan ang doctrinal soundness ng iglesia. At isang paraan na mapanatili ang doctrinal soundness ng isang iglesia ay ang pagbuo ng confession of faith. Hindi po ito pumapalit sa Bible, ang 1689, LBCF, hindi yan pampalit sa Bible, pero nagpo-provide yan ng foundation para sa interpretation natin ng salita ng Diyos. And that is why, bago ang isang tao or ang isang aspiring member tatanggapin bilang member ng sa Lateran Covenant Bible Church, for instance, ay meron po tayong membership class kung saan ini-inform ang bawat isa na tayo po ay nagsasubscribe sa 1689 LBCF, ang ating Confession of Faith. Hindi natin pahintulutan ng mga disagreement sa mga doctrine na ay makapag-cause ng division sa loob ng church. Meron namang mga differences sa mga minor issues. Pero kahit yung mga differences sa mga minor issues, huwag nating pahintulutan na maka-affect yun sa pagkakaisa ng iglesia. Kasi pwede na ang minor doctrine ay kung ma-magnify ang minor doctrine, ay talagang ma-affected ang buong church, ma-affected ang unity ng church. Kaya ang pastor, kinakailangang mag-pronounce authoritatively from the Word of God to settle the matter. At kung hindi pa rin kumbinsido ang isang kapatid patungkol sa minor issue na yon, kinakailangan manahimik siya at hindi siya makaka-affect or makakapanggulo sa iglesia. Alam po natin na sa eschatology, very minor issue ang eschatology. Hindi ko alam kung meron ba dito sa church ang naniniwala ng pre-trib, pre-millennialist. Hindi ko naman na-interview ang bawat isa. Baka meron din ditong naniniwala sa post-trib. Well, generally, the position of the church is amillennial. Pero kung merong magpa-member ng church na ang kanyang position ay pre-trib, hindi natin siya tatanggihan because that is his position. Because eschatology is a very minor doctrine. Magkakaproblema lang kung siya ay mag-assert at magturo ng palihim patungkol sa kanyang view of eschatology, that means nanggugulo sa church. So pagdating po sa mga minor doctrines, ay talagang let's keep it to ourselves. Pero kinakailangan ang ma-highlight natin ay ang mga major essentials ng Christianity. And by the way, yung salitang faction sa Bible, Titus chapter 3 verse 10 to 11, mayroong factious spirit na binanggit dyan. Ang Greek word kasi is aeretiko, na dyan po ay nanggagaling ang salitang heretic. So, ang factious spirit ay maaring nag-spread ng heresy sa loob ng iglesia. Marami pong mga non-essential issues na mag-come up. Pwede bang kinakailangan bang i-homeschool ang mga bata? Hindi ba dapat i-public school, or merong iba na wag i-public school, it should be homeschooled. Yun yung mga issues na mga very minor. At ang mga miyembro ay malaya namang to hold a particular position. Pero kung ang mga minor issues na yon ay minamagnify to the point na masigasig na kinakailangang tanggapin ng iba, and then very minor issue,
ay hindi po yan natin pahihintulutan sapagkat nanggugulo po sa iglesia. Magkakaisa tayo sa major issues, major doctrines, and let us keep the minor issues to ourselves. And we must always hold the pastors and the preachers, teachers, na accountable sila pagdating sa doktrina. Kaya sa pangangaral natin, Sunday after Sunday, ng mga preachers dito sa Salitran, ay chinecheck po natin ang sermon every week. Chinecheck, that's part of pastoral oversight. Chinecheck, baka may mga hindi tama na mga statement na kailangang itama. And this is one of the benefits of plurality, or this is one of the benefits of maraming mga preachers sa loob ng iglesia. Sapagkat merong accountability po, mga kapatid, mga kapwa, manggagawa, mga kaibigan. We are continually studying and seeking doctrinal accuracy in the church. Hindi ibig sabihin that we are always right, but we make it a high priority that we will arrive at the true interpretation of the Word of God. May mga view ako 10 years ago na upon discovery from the Word of God at yung maturity ay nag-advance na all these years, ay talagang iniwanan ko na yon dahil meron tayong nakukuha mula sa salita ng Diyos. Mula sa salita ng Diyos. At kung merong isang preacher, meron tayong nakikilalang preacher na suspended muna ngayon pansamantala sa pagpipreach, hindi po galing sa Salitran ha, galing sa ibang church. Suspended kasi na-fall sa ganitong kategory na very minor issue, dinala sa pulpito at na nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng church. So meaning to say, hindi siya healthy, kaya suspended muna siya. Kasi very strong din ang personality ng taong iyon. Kaya buti naman at nagpasako. And the church has pronounced na huwag na lang munang mangaral kasi hindi niya mapigilan ang kanyang sarili ng very minor issue ay dadalhin po sa pulpit. Now, ang doktrina ngayon, kinamumuhian na yan ng maraming mga churches. Maraming mga Christians na nagsasabi na hindi maganda ang emphasis sa doctrine kasi ang doctrine daw ay nagkukos ng division, pagkawatak-watak sa church. Opposite, mga kapatid. Ang walang doktrina ang nagkukos ng division. Kaya kinakailangan ang church ay meron talagang pinanghahawakan na doktrina. Kasi dyan po tayo nagkakaisa, dyan po tayo nagkakasundo. Ang sabi ng Acts chapter 2 verse 42 to 44, please turn there. Acts chapter 2 verse 42 to 44. Describing the early church, ang sabi po dito, nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama at sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalaghan at tanda ang nangyari sa pamamagitan ng mga apostol, at ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. And the chief reason kung bakit kinakailangan gwardyahan natin ang ating iglesia against the leaven of corruption, because it will affect our relationship with Christ. Si Christmas Evans. Anong pag-pronounce ng Evans? Evans or Evans? Christmas Evans. Isang very sound preacher. I-search niyo online. Bulag yan eh. One-eyed preacher. Very gifted preacher. Now, na-embrace niya yung maling katuruan. Binasa ko yung kanyang biography. Na-embrace niya yung isang maling katuruan. A very minor issue, pero naka-affected sa kanyang preaching ministry. Hanggang sa salamat sa Panginoon ay na-realize niya, nakita niya yung danger ng kanyang pinanghawakang doktrina. At noong nakawala siya noon, noong nagsisi siya, nakawala siya noon, nabunutan siya ng tinik. Sincero naman siya sa kanyang paglilingkod, but something was really lacking. Naging dry ang kanyang spiritual life. Kaya mag-ingat po tayo. Mag-ingat talaga tayo sa ating mga binabasa,
Mag-ingat tayo sa mga pinakikinggan natin ng mga filosofiya, kahit yung entertainment, mga kapatid. Mag-ingat po tayo. Kaya ito po yung emphasis ni Pablo for the remainder of this book. And may the Lord grant us the diligence na maingatan ang church mula sa libadura ng false teaching na makakapasok sa loob ng iglesia. And that is the reason bakit binigay ng Panginoon ang mga preachers, ang pastor most especially, upang magturo sa buong kawan. At ipag-pray po natin ang mga pastors, ipag-pray po natin ang mga mangangaral ng salita ng Panginoon na maging masipag sa pag-aaral, masipag, pinanghahawakang mabuti ang mensahe ng Ebanghelyo, at matapang na ipinangaral ang katotohanan. Hindi madala sa sway or hindi madala sa mga pang-aakit, mga banta ng mundo, kundi patuloy na humahawak sa purong Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay hindi popular sa ating kapanahunan ngayon. When you preach against sin, when you proclaim to people that only Jesus Christ can save, no other, that is offensive. Kasi dogmatic na daw, absolute. But what can we do? No other name. Hindi po mababali ang katotohanan iyan. Kahit ang dikta ng lipunan is hindi tayo magsalita ng absolute. Everything is relative. Kahit yung sinasabing bigot ang mga Christian, well, pwede nila tayong bansagan kung ano-ano, but the message remains the same. You are a sinner, kaibigan, dahil nilabag mo ang batas ng Diyos. At ang batas ng Diyos ay nagsasabing, huwag magsinungaling, ikaw ay sinungaling. Ang batas ng Diyos na nagsasabing, huwag mangalunia, pero sinabi ni Jesus na ang pagtingin ng babae na may pagnanasa sa puso ay pangangalunia na. And therefore, ikaw ay nagbabad sa pornography, ikaw ay nagbabad sa mga malalaswang tanawin. You are an adulteress in your heart, if not physically. And in the sight of God, you are condemned. Ano ang hope mo? Eh, kahit sasabihin mo sa mga Christians na pakialamero kayo, it doesn't matter. It doesn't change the fact that in the sight of God, you are a guilty, condemned sinner. No matter how much do you react, na pinakikialaman ka or mga self-righteous people, mga bigot people, it doesn't matter. It doesn't change the fact that in the sight of God, you are a guilty sinner. You need to repent of your sin and you need to admit na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. And you need to turn to Jesus Christ. Lumapit ka sa Kanya para sa kapatawaran at kaligtasan mo. Ang sino mang lumapit kay Kristo, kailanman hindi itataboy niya. That is good news. That is good news. Galit ka because you feel condemned. But there is hope. There is hope. Face the condemnation, but flee to the Lord Jesus Christ, because through the Lord Jesus Christ, you will be able to escape from the wrath to come. Now, ngayon ang araw ng kaligtasan, huwag mo nang ipagpabukas pa. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa mensahe ninyo sa gabing ito. At tulungan ninyo ang inyong iglesia na manatiling masipag at masigasig na maingatan ang katotohanan, ang doctrinal purity and doctrinal soundness o aming Panginoon. Tulungan ninyo ang mga tumatayo sa pangangaral ng mga kalalakihan ng inyong iglesia. Nawa po ay mag-ingat o aming Panginoon. And we will hold each other accountable, because to whom much is given, much is also required. Kaunting libadura, kaunting pampaalsa lang ay makaka-affect sa buong masa. Kaya tulungan ninyo kami, o aming Panginoon. Bigyan ninyo kami ng watchfulness and carefulness, especially in the ministry of your word, O God. And whatever may happen, nawa po ay mag-stick kami sa Ebanghelyo, sa gospel. Hindi kami lilihis. Mag-stick kami sa Christ-centeredness ng aming pangangaral, gospel-centered. And through that resolution, we are safe. Your church is safe. Kung manatiling matapat sa pagtaas ng bandila ng aming Panginoong Hesukristo at manatiling matapat sa mensahe ng Ebanghelyo. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.